Okay, bilis naman maglaho ang sahod mo, sinta. Daig mo pa ang kisap mata. Ubus na ba lagi ang sahod mo? Gusto mo bang may matira pa kahit kaunti para hindi ka feeling naghihikahos? Kung gusto niyo malaman kung paano, panoorin nyo ito. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinky Tan, ang inyong pambansang world coach. Ay, nagkaroke po na ng konti tayo. Ha? Sana naman, wala naman sa inyo mag-unsubscribe. Ngayon naman po ay tatalakayin po natin kung paano maiwasan ng overspending at para hindi na maubos ang ating sahod. Ha? So, mga friendship, pero bago natin pag-usapan yan, syempre naman don't forget to subscribe, ha? In this channel. Ha? I-click nyo na yung bell at the same time yung sana all. Okay, bakit ba natin kailangang iwasan na maubos talaga ang ating pera? Siyempre naman, two reasons. Number one, for emergency purpose and for the future. Dapat meron tayong ipon, emergency fund, at siyempre naman, pamana sa ating anak. Diba? Siyempre, lalo na kung bala ka magpakasal, yung, or let's say yung anak mo magpakasal, or let's say yung edukasyon ng anak mo, kailangan for the future. So, ano ang walo? Okay, walong bagay na dapat nating itigil para iwas, ubos, pera. Tigilan natin, number one, tigilan natin ang pagkukumpara sa ibang tao. Yun po, madalas po kasi yung nakukumpare natin sarili natin sa ibang tao. Pag nakukumpare na natin sarili natin sa ibang tao, buti meron sila, kami wala. Sila meron, kami mahirap lang. So, alam mo, anong mangyayari niyan? Ay, pag nagko-compare ka, you will feel self-pity. And then, pag nag-self-pity ka na, anong gagawin mo? Ay, gagawa ka na ng paraan. Diba? Kahit na wala kang pera at wala kang budget, uutangin mo para magkaroon ka. How many times na bumili ka ng cellphone? Diba? Dahil nainggit ka lang. How many times na pa-travel ka? Dahil nainggit ka lang. How many times nakita mo nag-post ng pagkain yung kaibigan mo, umorder ka? That's number one. Yan, unang tigilan po natin pagko-compare. Number two, tigilan na rin natin ang ating katakawan. Oo, ay nako, mga friendship. Ayan, nabato-bato po sa langit. Wala namang intention na manakit. Pero bawasan po natin ang food delivery. Huwag na po natin ikangatanggalin yung food app extreme na yon. Para sa akin lang, eh, di ba? Mag-budget muna bago bumili. Di ba? Huwag yung parating araw-araw na lang bumibili. Eh, imagine mo, ha, pag kayo po ay gumagastos ng 500 kada delivery, maka 2 times ka a week, 1,000, 4,000 naman times 12 months, 48,000 in a year na hindi natin namamalayan. Diba? Kung sumusweldo ka lang ng 15 mil, eh, tatlong buwan ng sweldo mo, kinain mo lang. Diba? So, food delivery. Pangatlo, na ititigil po natin, tigilan na po natin ang bumili based on impulse. Magkaroon po tayo ng self-assessment bago tayo bumili. Need ba natin or want? Magagamit ko pa ba to for 5 years, 10 years? Diba? Alam mo, yun nga, pakiramdaman lang eh. Eh, syempre naman, eh, dami nating tukso. 11-11, 12-12, 1-1, 2-2. Kung based on impulse lang, talaga magkakaubusan talaga tayo ng pera. Number 4 na kailangan tigil natin, eh, syempre, tigilan din natin ang ating bisyo. Kahit gaano kalaki ang sahod at kita mo, pag ikaw ay may bisyo, ubus ang iyong pera. Eh, tignan nyo na lang. Naalala nyo ba yung Squid Game? Eh, karamihan doon, di ba? Meron doon isa na addict sa sugal. Ito lang, ha? Shout out lang sa mga taong nagtatalpakan dyan, talpakan na in mga friendship. Ako, maniwala ka. Wala pa ako nakitang taong talagang yumaman sa pagsusugal. The banker always wins. Let's go to number 5 na kailangan natin tigil. Pero bago natin pumunta ng number 5, eh, syempre, kamustahin muna natin si Monster Kamote, si Teacher Yas, at syempre, Zigab Ain. Shout out sa inyo lahat. Number 5 po na kailangan natin tigilan, tigilan din natin ang panghihiram. Or other words, ay umutang. Eh, ang question ko lang, para saan ka ba bumabangon? Sabi nga ng coffee commercial. Ito naman, tatanungin kita, para saan ka ba umuutang? Ikaw ba ay umuutang dahil lang talagang may emergency? O ikaw ay umuutang dahil gusto mo lang, hilig mo lang? Diba, ito lang friendship. Sabihin ko po sa inyo, napakadaling manghiram, pero napakahirap magbayad. Agree? Kaya tigil na natin yan para hindi ubos pera. Number 6 na kailangan natin tigilan also, ito pa. Again, bumubusina po ako yung pagiging feeling mayaman. Yung fagundo! Ang mga karawahe! Ilabas na ang mga kabayo! Kawa susunod!
Hoy Marites, ha? Tigilan mo na ang feeling galusyendera mo, di ba? Hindi importante kung wala kang latest gadgets. Ang mahalaga, di ba, may ipon ka. Di ba, parati kong sinasabi, hindi na bale, wala kang iPhone, basta meron kang ipon. Mas mahalaga na may natatabi kang pera. Isipin mo na lang na mas mabuti na hindi ka nagpapa-impresa pa. Basta, may pera ka naman, madudukot sa iyong bulsa. Number 7 na kailangan natin tigilan is what? Te, kuya, kababayan nating OFW, tigilan mo na rin ang pagiging overly generous mo. Ayun, isa pa rin yun. Sa sobrang bait mo, oo, hindi mo na inaalala ang iyong sarili. Ito lang po, hindi mo kailangan pasanin ang lahat ng problema at obligasyon ng iyong pamilya. Bakit? Tatandaan mo, tumingin ka sa mga palad mo. Tumingin ka sa palad mo. Ngayon, tingin tayo lahat. May butas pa? Wala. So, ibig sabihin, hindi ikaw si Lord. Hindi ikaw ang tagapagligtas. Alam mo, magbigay lang po tayo kung anong talagang kaya nyo. Isipin mo rin yung future mo. Isipin mo rin yung kailangan sarili mo para pagdating na panahon, may ipon ka pa rin. Kung hindi, naku, maniwala ka. Kahit anong kinikita mo, mauubos pa rin. In other words, love yourself. Magtira ka naman para sa iyong sarili. And last but not the least na kailangan natin itigil, tigilan na natin iasa ang lahat ng ating gastusin sa isang source of income. Kung kayo po ay nanonood sa channel ko na parati kong pinapaalala po sa inyo na walang kasiguraduhan sa panahon na ito, kailangan po natin hindi lang iisa ang source ng ating income, kailangan magkaroon tayo ng multiple source of income, magkaroon ka ng tinatawag na sideline, magtayo ka ng negosyo, kailangan may creative strategies ka on how to increase your income, di ba? Mas maganda na kung marami, dalawa, tatlo, just in case na pumalya isa, meron ka pang pagkukunan. So ano ulit ang gagawin po natin? Ano titigil po natin? Number 1, tigilan na po natin ang pagkukumpara sa ibang tao. Tigilan na ng ating katakawan. Tigilan na natin ang ika nga yung bibili na based on impulse. Tigilan natin ang ating mga masamang bisyo. Tigilan na natin ang panghihiram. Tigilan natin ang pagiging feeling mayaman. Tigilan na rin po natin ang sobrang galante. And then tigilan na puro natin ang ika nga iisa lang ang source ng ating income. Kaya para sa mga taong nagtatanong, no? Chinky, eh gusto kong magkaroon ng additional source of income pero di ko na alam kung saan ako mag-uumpisa. So my question to you, my friends, kung gusto mo talaga madagdagan ng source of income mo pero hindi ka mag-umpisa, what if? Ito lang, pakinggan nyo to. Ay, huwag kayo mawawala. What if I can teach you on how you can increase your income? Oo. How to create multiple source of income. Paano yan? Ito lang po mga friendship, I'm gonna share with you a webinar called the 5 M's. The 5 M's to make your first million. Tuturuan kita ng step by step. Ah, sino kumanta nun? New Kids on the Block. Ang tanda ko na talaga, no? Well, anyway, kung gusto nyo malaman talaga, may good news po ako, no? This is a free webinar. Free webinar to teach you about the 5 M's to make your first million. So, para makuha nyo yung free webinar, this is a 30-minute webinar, all you need to do is just click on the link below or on top, or just type the word called free. Type the word called free right now in the comment section. Sa may comment section po. And then, padadalang ko po kayo ng webinar link so that you can put your name and email address, and after that, immediately you can watch that webinar. So guys, I hope that you are enlightened sana. Ito namang bagay na ito na ilagay po natin sa ating puso at i-practice po natin itong 8. Naku, grabe, maniwala kayo. Pagtigilan nyo to, malaki ang matitipid nyo at di na kayo maubusan ng pera. If you do like this video, don't forget to like this video and don't forget to subscribe. This is Chinky Tan saying, to every problem, there's always a solution. If you're not part of the solution, you're part of the problem. Always think positive. Itigil natin number 1. Tigilan natin ang pagkukumpara. Love yourself at What? Step by step. Ah, diba? Parang ano yan eh. Anong mga sino ba kumanta yan? Yung ano ba? Step by step. Sino ba kumanta nun? Oo. Yung mga ano ba yon? Si... Isa pa. Thank you for watching. If you want to suggest a topic or review that you would like me to discuss on the next video, please do comment below para mabasa po namin. Thank you very much and I'll see you on our next video.